maginlang akong nagsusumika. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Ang mga sama Badjao o Badjao ay isang pangkat etnolingwistiko mula sa kanlurang Mindanao at Bangsamoro Region. Tinatawag din silang Sea Gypsies o mga taong numadiko hindi sa lupa kundi sa karagatan. Karaniwan silang matatagpuan sa mga karagatan ng Celebes at Sulu. Ang mga probinsya ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at Zamboanga ay may pinakamaraming populasyon ng mga Badjao sa Pilipinas. Kilala sila bilang magagaling na mangingisda at mga maninisid sa karagatan. Tahimik silang namumuhay sa kanilang mga kubo at bangka. Kaya pa nilang pinagyayaman ang kanilang kultura sa loob ng ilang daang taon. Subalit nakakagulat na ang kinamulatan nating Badjao sa bangka, sa kasalukuyan, kalat na ang mga Badjao sa mga lansangan at sulok ng Kamaynilaan. Madalas pandirihan ng mga taong nakakasalamuha sa lansangan at nakatatanggap ng mga pangungutya mula sa mga taong hindi makaintindi sa kanilang kalagayan. Ano nga ba ang dahilan ng kanilang paglisan sa lupang tinubuan? Kamusta kaya ang kanilang kalagayan? Maayos ba at maganda ang pamumuhay na kinaantungan ng mga Badjao? Nagpunta kami sa isang specific na lugar sa may TS Cruz subdivision na kung saan naninirahan yung mga pamilya ng mga Badjao. Pero ang napansin ko sa environment nila is magulo, and hindi ko alam kung yung health nila is napapriority pa nila dahil nga sa estado ng buhay nila, yung kalagayan ng kanilang komunidad doon ay masasabi mo na napakahirap. Ako nga pala si Yonela May F. Comodas. Isa ako sa mga gumanap bilang Badjao. Una talaga, takot ako sa mga Badjao. At saka naisip ko rin na instead na magtrabaho, bakit humihingi pa sila sa mga tao, sumasampa sa jeep. Pero nung naranasan kong gumanap bilang Badjao, dun ko nalaman na nakakaranas din pala sila ng discrimination. Sinusubukan din pala nilang mag-apply ng trabaho pero di sila tinatanggap kasi nga sa isip ng mga tao Badjao sila tsaka walang pinag-aralan at ang akala ng mga tao lahat ng Badjao ay magnanakaw. Ako pala si JOLANIE Pinapoles, isa ako sa mga gumanap bilang Badjao. Sa una, akala ko talaga mga Badjao is tamad, yung mga magulang nila pinapabayaan yung mga anak nila na mamalagi sa daan upang mamalimos. Tapos akala ko talaga na pati yung mga magulang nila, yung kinukonsente yung mga anak nila na humingi na lang kaysa mag-aral. Pero nung mismong nasaksihan ko kung paano talaga humilos o mamuhay yung isang Badjao, doon ako parang nahabag sa buhay nila sapagkat kawawa sila kasi lalo pa silang pinapahirapan kasi ultimong yung mga programa para sa mahihirap, hindi sila nakakakuha. Tapos yung gusto ng mga nanay na pag-aralin sana yung mga anak nila, kaso wala silang pampaaral dahil gusto rin nilang makahanap ng trabaho. Kaso walang tumatanggap sa kanila kahit labandera o tagahugas na sa kantin dahil sabi daw ng mga may-ari na wala silang pinag-aralan, hindi nila alam kung paano humawak ng pera. Doon ako parang nasaktan kasi bakit ganun yung trato sa kanila? Pati yung mga bata, parang kinakawawa nila imbis na natulungan sana. Yung mas dinadown pa nila yung buhay ng mga Badjao. Kaya siguro nakipagsapalaran na lang dito yung mga Badjao. Yeah, let's go.
Bakit mahirap? Nawalang pa, nawalang papasok. Taga dito. Taga dito. Papasok ka. Papasok ka. Pasok pa. Sige, sige. Bakit ano mag-aral? Gusto mag-aral. Kasi walang paninang pagbaon, pagliluko, walang pada, walang pagkakos, mayroon kapalit. Walang walang drugal namin. Hindi kami taga dito. Saan mo gusto dito? Sa Sambuang. Ang tayo sa mga ayan natin ng mga pero kailangan pangako mag-aral ka ha. Para marunong ka mag-umasa, marunong ka mag-sulat. Oo. Galing sa Sambuang na mag-aral. Direct to one. Siya. Pwede lang magbasa. Pwede lang magbasa yung bibili at saka mabibili. Ah. Ito one. Yung magbasa ka. Marunong magsama-sama kayo magbasa. Okay. Marunong ka magbilang. A-L-M-N-O-P U R S T U V W X Y Z. Galing niya! Galing niya! Marunong kayo mag-aral eh. Para yung sabay namin yung pag-aaral ng mga bata. Bata kila ko na, bata kila ko magkilala. Tapos wala si abay. Pero nung kabataan niyo, hindi niyo ba sinubukan mag-aral? Nung bata pa lang kayo, manggain pa kayo ka-edad ng kapatid mo, hindi mo ba sinubukan mag-aral? Hindi ano, alam sinubukan namin. Sinubukan namin, kuya, oh. Pero yung kahirapan namin, walang pera. Dahil sa kahirapan talaga, sa kahirapan. Lahat ang tao dito, ibig sabihin, yung tribu namin, mabait. Mabait. Kaya ka sa ama. Natatakot sa mga pulis, sa mga pulis pag andyan yung pulis. Hindi, hindi ako matakot. Pasak lang kami. Sa mga pagkikuha, ginagawa namin, hindi magnanakaw, minigilan. Ah. O ang pagtulugan namin, nakanton. Buwan makam, sanak kama. Doon na kami kaibigan maganak buhay. Sa Sambuang ka, umihilat na yung si nanay. Umiiyak na. Yung nanay ko, umiiyak na kasi ako maglaon na kinukuha na yung bangka tsaka makina. Pag-uwi ko, umiiyak na si nanay. Sumawa na sa akin, hindi na ako maawa na sa kanila dahil wala na pagkain. Wala na pang ulam. Walang bigas, walang ulam. Wala na kami makapunta na dito sa Sambuanga kasi kailangan na kami makanang buhay doon. Ah, ito ba si Samantha? Mabuti pa dito sa Manila kasi magpapagkain kami. Yung mga gulay binibigay sa amin, sila ng gulay. Karamihan dito mabait. Mabait. Mabait, binibigay ng mga bigas. Mas gusto niyo dito sa Manila kaysa sa Sambuanga? Oo, oh, kasi may binibigay sa amin mga isang kilong bigas. Sila ng gulay, binibigay. Oh, kaya gusto mo paaralin yung mga anak mo. Oo, oh, si nanay may pinag-aralan sa kanya. Isang dalawa, isa tatlo. Isa tatlo yay. Yung susunod sa akin,
grade niya, tatlo. Grade 3. Si Sindiana, grade 1. Pag mayroon dito kaibigan, magbigay sa amin yung mga yuta. Punta na kami dito lahat. Para mayroon maano sa amin, makatulong. Pero pag walang sa amin dito makatulong, yung pinakataas ng tao, hindi ba kami kumulang dito? Kasi makatapot pag walang magawak. Kailangan mayroon magawak sa atin. Wala na siguro patungot-tungot. Pero gusto namin yung lugar namin sa tabi-dagat. Basta! Kami kaibigan, mahirap lang kami yung magsulat. Pero pag salita, alam namin. May Badjao di mag-aaral, makasapot. Ako si Crystalline Lumauig, isa sa naging videographer sa dokumentaryong ito. Ang mga Badjao, nung una, akala ko masasama sila. Like, laging nagnanako ng... parang nagnanako sila ng mga pera, ng ibang tao. Pero nung nag-cover kami ng film tungkol sa kanila, ibang-iba yung story na narinig ko mula sa ibang tao kasi sa kanila. Like never kong nai-imagine na sa konting space na yon nagkakasya sila. Imagine niyo anim silang tao, nagkakasya sila sa maliit lang na espasyo. At ang mga Badjao, hirap silang come up sa ibang tao kasi nadi-discriminate sila. Like, kung gusto nilang magtrabaho pero may mga taong tinatanggihan sila kasi norid-norid nga daw sila, hindi nila alam kung paano humawak ng pera, hindi nila alam paano magbasa, hindi nila alam paano magsulat. And ang tanging source of living lang nila is yung mamalimos. Wala. Pwede siya nag-aaral. Yo, kasi yan yung kasama ng tatay ko, maghanap buhay sa aming mga pagka. Pwede ka. Sa laon. Sa laon. Para mga isla. Kasama ng tatay. Ayaw niya na mag-aaral? Oo. Kasi walang maghanap mga pagka eh. Oo. Ayaw niya na, di ba sa ano, uwi siya sa Bangka, ayaw niya na mag-aaral. Kahit yeah. Dito, siya umiyak sa'yo. Ay, nalaman namin na may ganito pala, mas napanghatan sila. Una talaga, takot yung mga yun, baka daw anin daw sila. Hindi kami mananakot mga tao. Pares tayo, iba-iba lang ng mga sabi tao. Pasensya na po. Pero ngayon nalinawan na po kami. Iba-iba lang ang salita. Nung una, takot yan sila, pero sabi ko, bakit yung matatakot, itao din yung mga yan. Tama, tama. Tignan mo yung makulot, mga brook nila, yung mga bata, makukulot din. Iba-iba lang din salita nila. Yung mga igurot. Mga aisa. Basta na, kaya mo namin, huwag kayo matakot. Pag-iingin din sila. Kasi kailangan namin tao rin. Pero ngayon po, mas... Okay na po, panatag po kami sa... Mabuti dahil sa Panginoon. Oh, ako si Alexander M. Tropa, isa sa mga naging videographer ng dokumentaryo ito. Ang masasabi ko sa nagawa namin dokumentaryo is mahirap pero kinaya naman namin. Kasi may isa sa grupo namin na nagsabi sa amin na tanggalin muna namin yung pagiging kami. Kunwari ako, hindi muna ako naging si Alice. Kumbaga nag-change character ako, nag-beyond the limit ako sa ginawa namin dokumentaryo.
About sa pamumuhay naman ng mga Badjao is nakaya naman namin kasi pumabayad naman sila. Iba sila sa expectation or sa iniisip namin nung una nung hindi pa namin sila nakikita na ganito nga yung mga nasabi ng mga uno kong kasama na ano daw, maglanakaw or agresibo. And nung pagpunta namin sa kanila talaga is mamabayad talaga sila. Sila pa yung nagtulong sa amin kung ano yung gagawin namin, ano yung ganito, ganyan. So, nakaya naman talaga na. Hello, si Cassandra Nuñez. Ang masasabi ko tungkol sa documentary na ginagawa namin patungkol sa mga Badjao nagkakaroon tayo ng discrimination pagdating sa for me kasi kapag nakakakita ako ng Badjao, ang pumapasok sa isip ko kagad is nakakaawa. Like, parang bawasan na lang natin yung pagkakaroon ng panghuhusga kagad the way kung paano sila manamit since hindi naman talaga tayo pare-pareho na nakakaangat sa buhay. TRACY and CANOZA at isa ako sa mga nakasama ng Badjao na interview namin para sa documentary nito. Nung una, yung mga Badjao, ang akala ko, kasi di ba nakikita natin na maraming mga Badjao ang parang kumakalat dito sa Pilipinas. At isa sa mga impression ko sa kanila, kapag kasi sinabing Badjao, ang nasa isip ko, mabagsik, matapang. Nung sumama ako sa kanila, nagbago yung pananaw ko. Isa sa mga nagbago, ang pagiging mabagsik nila, ang isang dahilan nun ay ang mga tao. Kasi ang sinabi sa amin ni Alisa, yung nakasama namin, na kapag may mga nakita silang green na tao, which is yung mga task force, tumatakbo sila dahil pinapagalitan, pinapaalis sa lugar nila. Bali, sinubukan namin gawin yung mga ginagawa ng Badjao na mamalimos. May mga tao na titignan ka lang, ihirapan ka, which is parang discrimination na, di ba? Eh, sinubukan ko samahan si Alisa sa pag-akyat o tinatawag nila na sampa sa pamamalimos sa jeep. Sinubukan ko at yung una, nakita kasi nila na may video. Parang yung iba nagbigay ng 5, which is okay, pero may camera. Parang pakitang tao lang yung iba, di ba? Pero nung pangalawa na, iba na yung atmosphere kasi wala nang video, wala nagbibigay. Talagang iba talaga kapag may video. So kailangan talaga may video lagi kapag mamamalimos. Pero hindi tama yun. Kamusta Ali? Kamusta? Nakailan ka? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot? Bakit? Saan ka napupunta ngayon pagkatapos nito? Sa Intang. Saan yon? Doon. Saan? Babalik? Nakamagkano ka? Magkano yan? Magkano yung ano? Magkano nakuha mo? Magkano? 25. Naka 25 ka. Feeling mo kulang pa yan. Oh, alam nyo. Kamusta Tracy? Ang gibay nyo. Bakit? Suna maiyak! Ano nangyari? Ang hirap? Hirap, promise. Kamusta yung pagsampa sa jeep? Nakabahan kasi ang bilis mag-drive ni Kuya. So may tendency na pwede kami mag-distract na hindi ko maintindihan, hindi ko may maliwanag. May iyak ako.